Good evening po. Ayan, ito na naman po tayo. Tayo po ay maghahayag uli ng salita ng Diyos. Alleluia. At patuloy po tayong mag-online hanggang tayo po ay naka-quarantine. Sabagay, kahit matapos na yung quarantine siguro, eh hindi na araw-araw. Mga twice a week na lang or once a week na lang. Ayan, pero maganda rin ang makapag-online tayo para maraming maabot ng mga salita ng Diyos. Good evening po. Hallelujah. At tayo po ay naririto na naman upang mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay Joshua 1:8, pagbulay-bulayan natin araw-gabi ang salita ng Diyos upang magtamo tayo ng mabuting kawakasan at magtamo tayo ng matagumpay na buhay. Amen po ba? At patuloy po tayo, hallelujah, na mag-tune in. Patuloy tayo po na mag-aral ng salita ng Diyos upang sabi nga doon ay magkaroon tayo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Na ang salita ng Diyos ang magiging gabay natin. Sabi nga sa Psalms 105, basahin po natin yung Psalms 105. Psalms 105:05. 119, sorry. Sabi po rito sa verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. So ang salita ng Diyos ang magiging liwanag, hallelujah, ng ating mga paa, yung ating mga tatahakin, na landasin ay magiging maayos at magiging matagumpay at magiging ilawan sa ating mga landasin. So ano man yung mga plano at mga balakin natin, ay tunay na itutuwid tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. At tunay na ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng direksyon. Hallelujah. Meron tayong mga gagawin, may mga plano tayo, may mga pagbabalak tayo, subal ang Panginoon pa rin ang mag-i-establish. Amen po ba? Sige po, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa gabing ito. Holy Spirit, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita at patuloy na ikaw ang maluwalhati at ikaw ang mapapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Holy Spirit, thank you. In Jesus' name, amen. Ayan. Anong oras na? Ayan, 5 to 8. Ayan. So pag-aaralan po natin ngayon ay watchman. Ano ba yung ginagawa ng watchman? Hallelujah. Itong watchman po ay ang sabi po, yung man po doon ay tao. Pwede siyang babae, pwede siyang lalaki. Hallelujah. Iba naman yung man at saka yung woman, ha? Pag sinabing man, so tao siya. Pwede siyang babae, lalaki, yan. Basta, parehas yan. Man, tao. So ngayon, mababasa po natin yan sa Ezekiel. Hallelujah. Babasahin po natin yung buong Ezekiel. Sa Ezekiel lang po tayo. Hallelujah. Magpo-focus. Sapagkat kailangan na tayo po namin alam ng salita ng Diyos, lalo na po yung mga talagang ginagamit na ng Panginoon, hallelujah, yung may alam ng salita ng Diyos, kailangan malaman natin kung ano ba yung ating katungkulan, hallelujah, bilang watchman sa libutan ito, sa earth, hallelujah. So basahin po natin yung Ezekiel. Hallelujah. May kaharap po ako dito na the message. Ito, the message yung gamit ko nasa tablet. Ito naman yung sa Bible kung isa ay sa King James. Sa King James kasi ay medyo malalim, pero sa the message po, parang pagka sinabi na, binasa natin yung the message, nandoon na yung kahulugan. Ang ganda-ganda niya. Sabi rito sa Ezekiel 3, hallelujah. Sinabi pa ng tinig sa akin, anak ng tao, kainin mo ang aklat na ito, puntahan mo ang mamamayan ng Israel at magsalita ka sa kanila. Kaya sabi dito sa verse 1, hallelujah, na Ezekiel 3 verse 1,
anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Tayo po yun. So ito po ay si Ezekiel, si Propeta Ezekiel. Hallelujah. O tayo po ngayon ay nagbabasa. Tayo po ngayon yan. Sabi rito, puntahan mo ang maya ng Israel, magsalita ka sa kanila. So tayo po ay iniutusan ng Panginoon na magsalita sa mga tao. Kaya ibinuka ko ang bibig ko at isinubo niya sa akin ang nakabilot na aklat. Hallelujah. So yung pong Word of God ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. At dito kay Ezekiel ay pinakain. Hallelujah. Sige, kainin mo yan at magpakabusog ka. Kinain ko ang aklat, matamis ang lasa niyon nito gaya ng pulot. So ito po yung salita ng Diyos. Diba nung ang tayo po ay nakatanggap ng salita ng Diyos at talagang tumimo sa puso natin, ay tunay nga na napakasarap na nagkaroon tayo ng salita ng Diyos. Ibinigay sa atin ang Panginoon ang salita ng Diyos. Sabi niya rito, kinain ko ang aklat matapos ang lasa nito gaya ng pulot. Pagkatapos sinabi niya sa akin, anak ng tao, ayan, tayo po yan ha, puntahan mo ang mga mamaya ng Israel at sabihin mo sa kanila ang pinasasabi ko sa iyo. So tayo pong may mga alam ng salita ng Diyos, hallelujah, ay inuutusan tayo ng Panginoon na magsalita sa mga tao. Hindi kita isinusugo sa mga taong iba ang wika at mahirap maintindihan, kundi sa mga mamamayan ng Israel, sapagkat susuguin kita sa mga taong iba ang wika at mahirap maintindihan, tiyak na pakikinggan kanila. Minsan, ang sa, para dito, ito yung pag-unawa ko dito, minsan pagka very familiar sa iyo yung tao, ayaw kang pakinggan. Pero sabuti pa sa iba, hallelujah, na nagsalita ka about sa salita ng Diyos ay pinakikinggan ka para ang Panginoong Jesus hindi siya pinaniwalaan sa kanyang bayan. Hallelujah. At parang sa atin, mismong pamilya natin, karamihan ay hindi pinaniniwalaan tayo kasi ang tinitingnan nila yung fault natin nung nakaraan, yung tayo noon nung nakaraan, kaya hindi tayo pinaniwalaan. Pero, verse 7, pero ang mga mamaya ng Israel hindi makikinig sa iyo dahil ayaw nilang makinig sa akin. Lahat sila ay matitigas ang ulo at mga lapastangan. So, grabe ano? So, ganyan po yung mga Israel. Mga lapastangan daw at matitigas ang ulo. Minsan sa pamilya natin, hallelujah, pag nagsasalita ka, hindi ka nila pansin. Hindi ka nila alak lang, baliwala lang. Hallelujah. Kaya, parang dito yun, oh. Dahil ayaw nila makinig sa akin, lahat sila ay matitigas ang ulo at mga lapastangan. Pero gagawin kitang mas matigas at mas manhid kaysa sa kanila. So tayo po na may mga, tayo po na nakakaalam ng salita ng Diyos sa verse 8 po yan, ay lalo tayong pinatitigas ng Panginoon, lalo tayong pinatatatag ng Panginoon. Amen ba? Lalo tayong pinalalakas ng Panginoon. Kaya sabi rito, katulad na isang batong matigas, hallelujah, na kahit, kaya huwag kang matakot sa kanila dahil nalalaman mo na rebelde silang mamamayan. So kahit na ano pa man sila, makulit tayo, matigas tayo, kasi pinaninindigan natin, nakasama natin ang Panginoon. Na ibinigay sa atin ang Panginoon ang salita ng Diyos, hallelujah, hallelujah. At tunay nga, hallelujah, na hindi tayo takot na maghayag ng salita ng Diyos at nagiging matapang tayo. Kahit na anong katigasan nila, sige pa rin tayo. Bakit? Higit na makapangyarihan ang Diyos na nasa sa atin kaysa sa Diyos ng mundong ito. Amen po ba? Dahil nalalaman mo na rebelda silang mamayan. Verse 10, at sinabi pa niya sa akin, anak ng tao, makinig kang mabuti at isa puso ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. So kailangan, yung sinasabi sa atin ng Panginoon, isa puso natin. Amen. Puntahan mo ang mga kababayan mo na kasama mong binihag at sabihin mo sa kanila, ito ang mensahe ng Panginoon Diyos. Makinig man sila o hindi, sabihin mo ang pinasasabi ko. So tayo po na mga nakakaalam ng salita ng Diyos ay inatasan ng Panginoon, hallelujah, na magsalita sa mga tao, na maghayag ng salita ng Diyos. Lalo na po ngayon, hallelujah, na kung hindi nga lang quarantine, alam mo, plano ko talaga na pumunta sa karsada at sasabihin ko na mag-repent na kayo, hallelujah. Baka malapit nang dumating ang Panginoon, kaya nagkakaganito tayo, repent, hallelujah. And kaya nga lang, naka-quarantine tayo, ha? Tayo bawalin. Sabi rito, makinig man sila o hindi, sabihin mo ang pinasasabi ko. So ang Lord po ay nag-uutos sa atin na
Kailangan yung nalaman natin, yung ibinigay na salita sa atin ng Diyos, hindi pwedeng tayo lang ang makaalam. Hindi pwede, kailangan maihayag natin ito sa iba. Sabi nito, makinig man sila o hindi, basta importante sabihin mo ang mga salita ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen po ba? Kaya tayo po ay watchman, ha? Na watchman. Hallelujah. Mag-amen ang lahat ng watchman. Sapagkat lahat ng salita ng Diyos, hallelujah. Kaya kayo ay nakakilala sa Panginoon. Kaya kayo ay nagkaroon ng personal na relasyon ng Panginoon. Hindi lang ganyan ang kanyang kalalagayan. Mayroong kayong gagawin. At isinusugo kayo ng Panginoon. Isinusugo tayo ng Panginoon. Verse 12. Pagkatapos, binuhat ako ng Espiritu at may narinig akong tinig na dumagundong sa likuran ko na nagsasabi, purihin ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa langit. Verse 13. At narinig ko rin ang pagaspas ng mga pakpak na apat na buhay na nilalang at ingay ng mga gulong na parang ingay na malakas na lindol. Binuhat ako ng Espiritu at dinala sa malayo. Masama-sama ang loob ko at galit na galit, pero tinulungan akong magtimpi ng Panginoon. Nakarating ako sa Tel Abid, sa tabi ng ilog ng Kebar, sa tinitira ng mga bihag, na natili ako roon sa loob ng 7 araw, nabigla ako sa mga bagay na nakita ko. Hallelujah. Hindi po ba tayo nabibigla sa nangyayari sa buhay natin ngayon? So kailangan magkaroon na po tayo ng hallelujah, ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Bakit kaya may mga nangyayari ang mga bagay na ito? Verse 16. Pagkatapos ng 7 araw, sinabi sa akin ng Panginoon, hallelujah, sinasabihan tayo ng Panginoon, anak ng tao, tayo yon. Ginawa kitang bantay ng mamamayan ng Israel. So tayo po yon. Ginawa tayong bantay ng Nueva Ecija, ng Kabanatuan, ng Tagumpay, ng San Leonardo. Hallelujah. So sabi rito, anak ng tao, verse 17 na, ginawa kitang bantay ng mamamayan ng Israel. Kaya ang anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila. So lahat po na natatanggap natin ang mga salita ng Diyos, hallelujah, kailangan ibahagi po natin sa mga nasasakupan natin, mga malapit sa atin. Sabi nga doon sa unang verse, tanggapin man nila o hindi, basta importante, maihayag mo. So sabi sa 17, anak ng tao, ginawa kitang bantay ng mamay ng Israel, kaya ang anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila. Amen. So sasabihin po natin sa kanila, anuman yung natanggap natin salita ng Diyos, kailangan sabihin natin sa kanila. Katulad ngayon, lahat ng mga LFC ay Kabanatuan, lahat ng LFC ay San Leonardo, hallelujah, kailangan lahat ng online video ko, kailangan meron kayong isang notebook, lahat doon sa isang notebook na yon, ito po yung assignment ng lahat ng LFCI Kabanatuan San Leonardo, hallelujah, yung lahat ng iminensahe ko, balikan nyo at ilagay nyo sa notebook, kailangan buhat sa umpisa hanggang sa ngayon at sa araw-araw, sa mga susunod pa, yun po yung assignment ninyo at sisingilin ko kayo after ng lockdown. Hallelujah. Sapagkat pag nasundan niyo po yung aking mga video, hallelujah, at ito ay nag-take note kayo, hallelujah, kayang-kaya niyo nang magmensahe sa mga small group, kaya niyo nang magmensahe ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga rito, sapagkat tayo ay watchman, tayo po ay, hallelujah, ay tinawag ng Panginoon, sugo ng Panginoon, hallelujah. Sabi nga rito, hallelujah, sa verse 18, kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalalaan o pinagsabihan, lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong yun dahil sa kanyang kasalanan at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. See? Ang laki ng pananagutan natin na mayroong alam ng salita ng Diyos, kaya nga tinawag tayong watchman. Tayo yung bantay ng ating bayan. Tayo yung bantay ng ating mga lugar. Nang kung saan tayo naroon, tayo yung bantay. Kaya nga ako, hallelujah, ay ipinapanalangin ko ang buong, hallelujah, Nueva Ecija. Hindi lang buong Nueva, sa buong Pilipinas, buong mundo. Pinapanalangin natin. Pero particular ang panalangin sa mga nasasakupan natin na lahat ng inaabot natin ay mabahagi na ng salita ng Diyos, sapagkat tayo po ay sinugo ng Panginoon. Tayo ay watchman.
Hallelujah. At pananagutan natin, sabi rito, pananagutan mo sa akin ang kamatayan nila. Kapag hindi mo na-share ang gospel sa masama, at sila'y namatay sa kanilang kasamaan, pag daw namatay sila, pananagutan natin sa Diyos ang kanilang kamatayan sapagkat walang nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Verse 19, pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan. Pero wala kang pananagutan sa akin. So pagka ang masama ay sinabihan mo, sinyeran mo ng Word of God, sinabihan mo ng Word of God ang masama, tanggapin niya o hindi, pag siya'y namatay sa kanyang kasamaan, hindi po pananagutan ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Kaya sabi rito sa 19, pag pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan. Hindi mo pananagutan sa Panginoon ang kanyang kaluluwa. Bakit? Nasabihan mo siya eh. Kasi sabi nga dito, watchman tayo. Tayo ay isinugo ng Panginoon. At kailangan balalaan mo sila. Ang lalim ng Tagalog. Warningan na lang. Warning. Para mabilis. Warningan. Kailangan warningan mo sila. Na mayroon talagang, hallelujah, judgment pagdating ng panahon. Hallelujah. Kaya sabi rito, kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid, ay ahayaan ko siya sa ganong kalagayan. Mamamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. At hindi ko alalahanin ang kanyang mabubuting gawa. Pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. See? Ang laki ng ating mga pananagutan. Hallelujah. Pag hindi po tayo nagsishare ng salita ng Diyos. Pag hindi po tayo nangangaral ng salita ng Diyos, pananagutan natin sa Panginoon. Hallelujah. Ang mga tao na mamamatay sa kanilang kasalanan. Mamamatay sila sa kasalanan nila na walang nag-warning sa kanila. Subalit kung may nag-warning sa kanila at hindi sila umalis, hallelujah, sa kanilang kasalanan, mamamatay sila sa kanilang kasalanan. Pero hindi mo na sila pananagutan sa Panginoon. Hallelujah. Kaya napaka halaga na tayo po ay nagsishare ng gospel. Sabi po sa verse 21, ngunit kung pinagsabihan mo siyang tumigil sa nasa pagkakasala at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan sa akin. Ang linaw, ano? So kaya minsan, pagka po merong namamatay at lalo na malapit lang dito sa aking lugar at hindi ko nasabihan ng kaligtasan, talaga nanghihingi ako ng tawad sa Panginoon. So kaya kailangan talaga maging madaldal tayo. Kailangan talaga maging matapang tayo na mangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Walang mawawala sa iyo kung warningan mo sila. Okay, pagtatawanan kanila. Okay, re-reject kanila. Pero makakasaludo ka naman sa Lord. Mission accomplished. Na pagdating na hapon, Lord, mission accomplished. Hallelujah. Diba? Araw-araw, meron ka nagagawa sa Panginoon. Ngayon tayo ay naka-quarantine, kaya ngayon, kanina hindi po ako nakapag-online video, pero ang online video ko umaga at hapon, gabi, yan. So umaga at saka sa gabi. And gabi pa lang ay maaga po akong nananalangin, hallelujah, para po maipanalangin ko ng lahat kasi pag dito sa video medyo mahaba. Yung mga una kong online video ay sinasama kong ipanalangin lahat. So, mahaba. So, maiinip yung mga tao na manood. Kaya ngayon ay nililimitahan ko na lang na mga 30 minutes lang tayo or wala pang 30 minutes. Amen ba? So, sabi sa 22, pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at sinabi niya sa akin, tumayo ka at pumunta sa kapatagan dahil may sasabihin ako sa iyo roon. Kaya pumunta agad ako sa kapatagan at nakita ko ang makapangyarihang presensya ng Panginoon katulad na nakita ko sa pampang ng ilog ng Kebar at ako'y nagpatira pa. Amen. Minsan meron tayong talagang kailangan natin na makipag naiig sa Panginoon. Lagi tayong makipag-naiig sa Panginoon kasi may sinasabi ang Diyos sa atin. Itong mensahe na ito kanina po ay
binasa ko po, pagkari after ko po na manalangin ng maaga, ay binasa ko nga po yung Ezekiel at ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Maging watchman po tayo. Mag-warning po tayo. Huwag nyo nang titingnan kung tayo re-reject o pagtatawanan o kung ano-ano sasabihin sa atin. Importante yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dati, pupuspusin tayo ng presensya ng Panginoon. Pagkatapos, pinuspos ako ng Espiritu, pinatayo at sinabihan, umuwi ka at magkulong sa bahay mo, doon ay gagapusin ka ng lubid para hindi mo makasama ang makababayan mo. Gagawin kitang pipi para hindi mo mapagsabihan ang mga rebelding mamamayang ito. Pero sa oras na kausapin kita, makakapagsalita kang muli at sasabihin mo sa kanila. Ito ang mensahe ng Panginoon Diyos, makikinig sa iyo, pero meron ding hindi makikinig dahil sa mga rebelde silang mamamayan. The message po yung binabasa ko. Hallelujah. The message translation. Hallelujah. So kaya kailangan po, yung mensahe po na natatanggap po natin, hindi po natin dapat kimkimin sa atin. Hindi po natin dapat, hallelujah, na tayo lang ang makakaalam. Kailangan ibahagi po natin sa iba. Sapagkat ang sabi rito, pero sa oras ng usapin kita, pag kinakausap, alam niyo po ba pag nagbabasa tayo ng Bible, kinakausap po tayo ng Diyos. Kaya yung po hindi nagbabasa ng Bible, hindi po kinakausap ang Diyos. At hindi po natin nakakausap ang Diyos. Kaya kailangan meron po tayong time sa isang araw o sa pagkagising natin na magbasa ng Bible. Bakit? Kinakausap po tayo ng Panginoon at nangungusap po ang Panginoon, hallelujah, para may ma-share ka sa mga tao. Para may maibahagi ka sa mga tao. Sabi po rito, pero sa oras na kausapin kita, makapagsasalita kang muli at sasabihin mo sa kanila, ito ang mensahe ng Panginoon. May mga makikinig sa iyo, pero meron ding hindi makikinig dahil mga rebelde silang mamamayan. See? Hallelujah. Ang daming mga rebelding mamamayan, ano? Ang daming matitigas ang ulo. Pero sige lang. Kunyari, dalawa yung nasharean mo. Yung isa tumanggap, yung isa hindi. At least merong isang tumanggap. At bahala ang Lord doon sa may rebelding puso. Hallelujah. So be watchman. Maging watchman tayo ng sanlibutan ito. Lalo na po ngayon, kailangan prayerful din po tayo. Hallelujah. Sapagkat dumadanas po tayo ng, hallelujah, matitinding pagsubok sa COVID-19 na yan. Hallelujah. So kailangan po natin talaga na laging makipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagka po tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, hallelujah, pagka po tayo nagbabasa ng Bible, kausap po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng quiet time sa Panginoon. Start po tayo ng 15 minutes. Start po tayo ng 15 minutes and then magugulat ka na lang, inaabot ka na ng isang oras, dalawang oras na nagbabasa, parang ayaw mo nang huminto. Amen. Makipag-usap po tayo sa Panginoon sapagkat yung mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang po sa buhay natin magagamit, kundi sa buhay ng ibang tao. Napakarami po ngayon na, hallelujah, na walang kaligayahan, walang kapayapaan dahil dumaranas po ng mga, hallelujah, mga pagsubok. Lalo na po yung may mga sakit at karamdaman na ito na nga yung mundo natin, mayroon pang sakit. Hallelujah. Tapos yung iba naman, hallelujah, ay minamatayan. Kaninang maga ay nag-wet market kami ni Sister Susan. Yun daw, isa niyang kliyente ay tinawagan siya at umiyak na umiyak kasi namatay yung asawa. Hallelujah. Nung namatay yung asawa, kasi syempre, naka-quarantine, lockdown. Nung ding, hindi ko natandaan kung nung ding hapon o kinabukasan ng hapon ay ipinalibing niya dahil wala siyang mga kaagapay. Grabe, grabe po yung mga marami pong dumadaan sa kapighatian. Hallelujah. At kailangan po tayo po yung maging mediator. Na pag kinakausap natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbasa natin ng Bible, mayroong tatawag sa atin.
para lumuwag yung kanilang kalooban. So dahil ikaw ay nagbabasa ng Bible, kinakausap mo ang Diyos. So pag kinakausap mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, meron ka maibabahagi sa kanila para gumaan yung kanilang daladala, para gumaan yung kanilang hallelujah na pinagdadaanan. And bukas po ituturo ko po yung hallelujah kagalakan sa kabila ng pinagdadaanan nating hallelujah ay kapag subukan na ito sa lockdown na ito at sa quarantine na ito. Amen po ba? And ayun po, hallelujah. Ulitin po natin ha, Ezekiel chapter 3. Buong chapter po yan. Buong verses po. And tapos na po tayo and God bless po, hallelujah. Purihin po, hallelujah, na patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. At kung gusto niyo po ito na ma-forward sa iba, ayan, i-open niyo po yun sa YouTube. Naka-YouTube po ito. And purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat tayo po ay watchman. Hallelujah sa mundo ito. Hindi po aksidente na tayo po ay nakakilala kay Lord. Pinili po tayo ng Panginoon para maging watchman. Una sa ating pamilya, pangalawa sa ating mga kamag-anak, mga kapitbahay, at sa mga kaibigan, at sa ibang mga makakahalubilo natin. Amen po ba? And tayo po ay manalangin. Yung pong mga bago na nakapanood ngayon, patuloy po ako nagpapatanggap sa Panginoon sapagkat ang pagtanggap po sa Panginoon, hallelujah, ay sabi nga ng Panginoon, isang kaluluwa lamang ang mananampalataya sa Panginoon, hallelujah, ay libo-libo anghel ang nagkakatuwaan diyan sa langit. So isa lamang ang mananampalataya. Kung meron pong makapanood ngayon na bago, hallelujah, ay at sumabay sa panalangin, so meron pong isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon at libo-libong anghel ang nagkakatuwaan diyan sa langit. Amen po ba? So sabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan simula nung ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat sa kapatawaran na ginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, meron akong bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw sa piling mo. At inaanyayahan ko ang banal na espiritu ang manahanan sa akin, mag-control sa akin, magturo sa akin upang makilala kita ng lubusan. At ang banal na espiritu ang magmamaneho na ng aking buhay habang ako ay nabubuhay. At hinihingi ko, itatala mo sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aking dalangin. In Jesus' name, amen. So yung pong mga bago na sumabay, hallelujah, sa panalangin ito, ikaw po ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon. Kailangan mo lumago ka spiritually. So kailangan mo magbasa ng Bible at pagkatapos ng lockdown, hallelujah, ay pumunta ka sa church na kung saan ay ang ipinangangaral ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lang. Wala nang iba, hallelujah, na ipinangangaral kundi ang hindi relihiyon, kundi si Jesus lang. At makisalubilo ka sa mga taong ang puro salita. Based lang sa Bible ang mga itinuturo. Hallelujah. At para lumago ka sa Panginoon at patuloy kang manood ng mga video, online video para lumalim ka sa Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, mag-closing prayer po tayo. Hallelujah. Panalangin po natin lahat ng mga hallelujah nasa nanonood na to. Hallelujah. Ayan ang pamilyang Brother Raymar Simon family, hallelujah, yan, si Brother Ramer and her family, Sister Janice, si Sister Emily, hallelujah, si Brother Andrew, hallelujah, Sister Eileen, hallelujah, patuloy tayong mag-pray, hallelujah, si Brother Sister Jonah, Sister Cynthia, hallelujah, si Brother Dexter and her family, Lacanilo family, Sister Flor, yeah, Sister Hazel, Mamaril, hallelujah, si Joan, Sobien,
Yan, God bless po at lahat po ng manunood. Mag-closing prayer po tayo. Alaluisi naman ang nangangailangan ng kagalingan. Pakatandaan natin, ang Diyos ang ating manggagamot. Sino man ang nangangailangan ng kapayapaan, ang Diyos ang ating kapayapaan. Sino man ang nangangailangan ng kaayusan ng pamilya, ang Diyos po ang mag-aayos ng lahat. Hindi natin kaya. Tuhurin natin, ha? Lahat ng pangailangan natin, ala tayong gagawin kundi tuhurin. At umiyak kay Lord. Alam niyo po ba ang pag-iyak kay Lord ay isang giliti sa puso ng Panginoon? Mapapakilos mo ang Panginoon. Hallelujah. Ito po yung pinakamahina ng Panginoon pag ikaw ay umiyak na sa prayer. Yan po ang kahinaan ng Panginoon pag yung mga anak niya umiiyak na sa Kanya. Amen ba? Hallelujah. Sige, manalangin po tayo. At kung meron kayong mga prayer request, isulat niyo lang dyan sa, hallelujah, sa ating, hallelujah, video, hallelujah, dyan sa ating cellphone. Mag-message po kayo, hallelujah, at ipapanalangin po natin. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon mong Jesus, maraming salamat sa mensahe na napakinggan namin sa gabing ito. Dalangin po namin na patuloy na kami po na mga nakakaalam ng salita ng Diyos ay magkaroon, Panginoon, o Lord God, ng boldness. Hallelujah. Bilang watchman sa mundong ito. Hallelujah. Ay magkaroon kami ng boldness na maipahayag ang mga pinasasabi mo sa mga tao. Hallelujah. Bigyan mo kami ng tapang. Bigyan mo kami ng lakas. Hallelujah. Na patuloy na maihayag ang iyong mga salita. Maraming salamat po at tunay na ikaw po ang magpagaling sa lahat ng mga may sakit sa oras na ito. Abutin mo po sila at idantay mo ang iyong makapangyarihang kamay. Hallelujah sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon. At i-provide mo yung mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Marami po nangangailangan ngayon, lalo na po yung everyday. Hallelujah na pangangailangan nila ma-provide po, hallelujah, sa iba't ibang kapamaraanan. Patuloy mo pagpalain ang aming gobyerno, Panginoon. Ingatan at gabayan mo po, Panginoon, ang aming presidente. Ingatan at gabayan mo, patuloy na bigyan ng karunungan. Hallelujah, at malakas na katawan, Panginoon. Hallelujah, karunungan sa pagdidesisyon, Panginoon. Hallelujah, at ang aming mga mayor, hallelujah, lalo na po dito sa Nueva Ecija, Vergara, Panginoon, ang umali, hallelujah. Congressman, governor, vice governor, mga kapitan, Panginoon, O Lord God, ng Mayapia, Panginoon, hallelujah, kapitan, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ng Mayapia Norte, Berlis, hallelujah, kapitan ng Sapang, hallelujah, Baliti, Panginoon, ng Kalibambanga, ng Baldepuente, ng hallelujah, lahat po ng kapitan, Panginoon, we pray for divine protection at ialis mo po, Panginoon, O Lord God, ang corruption sa amin, lalo na po ngayon na dumadanas po kami ng hallelujah, ng pandemic, Panginoon. We pray, Panginoon, na maging tapat po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ang DSWD, ingatan at gabayan mo po, Panginoon. Mga frontliner, Panginoon, mga doctor, nurse, Panginoon. Hallelujah. Balutin mo sila ng banal na dugo na walang virus na makalalapit sa kanila. Panginoon, maraming salamat at patuloy mo pagpalain ang online video na ito na lahat na maaabot ng video na ito, Panginoon, ay tunay na patuloy kanilang saliksikin. Patuloy ka nilang hanapin, hallelujah, at patuloy na pagalingin mo ang aming bansa. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Hallelujah.